Mylene and welcome to my channel. For this video, gagawa lang ako ng review nitong Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara. So, nakita ko yung Instagram ni Maybelline Philippines na ilo-launch pa lang tong product na to sa Lazada. So, hopefully, makatulong sa inyo ito kung worth it ba siyang bilhin or hindi. So, if you want to know my thoughts on this product, please keep on watching. Fan ako ng mascaras ng Maybelline. Mataas talaga yung expectation ko sa product na to. Tapos sa Instagram nila, kiniklaim pa nila na ito yung USA's best mascara in 2020. Sa mascara naman, tatlo lang hinahanap ko. Number 1, waterproof. Number 2, smudge proof. And then number 3, yung makaka-hold ng curl ng eyelashes ko. So bonus na lang kung lengthening siya tsaka volumizing. Tingnan natin kung magagawa yan ng mascara na to. Natin siya dito sa kabilang side para ma-compare natin yung difference dun sa walang mascara. Ito yung side na may one coat ng mascara. So, kinangkita nyo talaga yung difference. So far, nagustuhan ko siya kasi nagmukhang mahaba yung lashes ko and then medyo na-volumize niya yung lashes ko pero hindi pa masyado kasi usually ang ginagawa ko sa mascara, ginagawa kong 2 coats para mas magmukha siyang makapal. Dagdagan ko lang ng isa pang coat para makita ko kung mas magmumukha siyang makapal or magmumukha lang siyang cloudy. Lashes ko nung dinagdagan ko pa siya ng isa pang coat. So, nagustuhan ko siya kasi mas nagmukhang mahaba yung lashes ko tsaka mas nagmukha siyang makapal. And also, hindi siya nagmukhang clumpy. Tingnan naman natin kung waterproof siya. Kumuha lang ako ng wet wipes tapos tingnan natin kung may magta-transfer na product. Ayan o, walang nag-transfer na product. So, waterproof siya. Check naman natin kung smudge proof siya. So, try ko lang kuskusin. Tingnan natin kung may magta-transfer na product. So, ayan. Try natin kuskusin. Ayan. Wala ding nag-transfer. So, okay siya. Smudge proof siya. Ang last na hinahanap ko sa mascara, kung mag-hold siya ng curl. So far, okay naman siya. Naka-curl pa rin yung eyelashes ko. Usually kasi yung ibang mascara, bago pa matuyo yung product, bumababa na yung lashes ko. Pero with this mascara, ayan. So far, naka-curl pa din siya. So, okay sa akin yun. Ilalagay kong mascara sa kabila yung Total Temptation para lang mapag-compare natin. So, ang napansin ko lang difference dun sa dalawang mascara is nagmukhang mas mahaba yung side ng Falsies Lash Lift compared dun sa Total Temptation. Siguro dahil may fibers yung sa Falsies Lash Lift. Ang alam ko kasi yung sa Total Temptation, wala siyang fiber. Kaya, ang effect lang nung Total Temptation is volumizing for me. For my final thoughts on this product, nagustuhan ko naman siya kasi nandun yung tatlong hinahanap ko sa mascara. Waterproof, smudge proof, tapos nahuhold niya naman yung curl ng eyelashes ko. And then, meron pa siyang lengthening and volumizing effect. So, marirecommend ko talaga siya sa mga kagaya ko na maninipis tsaka maiiksi yung lashes. One coat is enough, pero kung gusto nyo mas bongga yung effect, pwede nyo dagdagan ng isa pang coat. Kasi kahit dagdagan nyo pa ng isa pang coat, hindi naman siya nagmumukhang clumpy. For the price na 399 pesos, for me, hindi siya ganun kamura pero affordable pa din siya. Si Maybelline naman lagi siyang nagsisale, diba? Tapos minsan sa Shopee nagsisend pa siya ng mga discount vouchers. Yun lang guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!